gusto nyo muna updated tayo sa video na upload natin araw-araw, pag-subscribe na lang po and pag-share na lang po at like na lang po yung channel natin. So, ngayon ko pang kayong gagawin ko, plaster ko na yung mga kasko. Start ko na siya kahit hindi pa tapos yung ginagawa naming upuan. Ano ko na siya, gawan ko na ng patungan. Kasi yung pag once na gumawa tayo ng maplasta natin yung kasko kabangka, kailangan yung patungan niya libelado talaga yan, nakalibel talaga, hindi talaga pwede na nakatabingi siya or kailangan pantay talaga. So yung pisto kabangka medyo makalat-kalat konti. Pagkita ko sa inyo kabangka, diyan ko siya ilagay kabangka, from dito hanggang doon, kasi medyo mahaba-haba siya kabangka. Yung kasko niya kabangka nasa nasa 21 feet, so mahaba. Tapos yung pamalong niya siguro may 2 feet pa siya na agwat, ganun din sa kabila. So tatakbo yan ng mga 25, pag mayari na tatakbo yan ng 25. So yun mga kabangka, gawin ko na yung ginagawa ko. Bago tayo kabangka matano dun, kailangan din sana natin ang rubid. Parang nililayout din natin yung patungan ng kasko, kasi mas maganda yung nakalayout siya kabangka, para yung gawa natin medyo yung gawa natin pulido talaga. Kaya sinabi ko kabangka yung nakalayout siya, yung tamsi kasi mataas dito, ay yung portion kasi na to mababa dito, mataas doon. Kaya mas maganda kabangka yung level talaga, yung nakalibel talaga yung kasko, na pag gumawa tayo nakalibel talaga siya, tapos pantay talaga yun. Kasi pag hindi natin ginanyang kabangka, may tendency na gumaganon yung tumatabingi yung kasko. Kahit kunting tabingi lang yung kabangka, kailangan pantay lang talaga natin. Huwag naman yung okay lang yung
naka ganun siya or nakasubsob. Basta yung anuhin natin, yung pantay talaga yung ano niya, nakalibel talaga. Yun talaga yung ano doon kabangka, isang advantage doon na kung tayo gagawa ng bangka, kailangan sa tamang proseso, sa tamang ano para yung gawa natin, pulido naman. Kaya pag nag-layout yung bangka, hindi ba sa basta kung mag-layout ng ano? Masasabi ko bang ka, yung kaya inaano natin yun, yung layout talaga ng maganda o libelado. Kumpara sa amin na matagal na gumagawa ng mga bangka, kahit medyo tabingin ng konti, alam namin yan kung straight ba yung kasko o hindi. Pero sa mga bago, kaya nga ginagawa natin ito na tutorial, kasi step by step para at least kahit pa paano matutunan nyo yung kung paano ang gumawa ng bangka na ng tama. Kasi sa amin, sa matagal na na gumagawa, simple lang. Siyempre, ano lang yan, kunting tingin lang namin, alam namin yung tabingi o hindi. Pero kung bago ka palang gumagawa, eh hindi mo yung malalaman mamaya, tabingi pala yun. Tapos, nagtaka ka yung plywood sa kabila, bakit ibang sukat? Sa kabila, ibang sukat. Kasi kailangan yun, kung ano yung sukat ng nasa kabila, ganun din yung sukat ng nasa kabila. Kailangan hindi yun mag hindi yun talaga mag ano mag hindi talaga yung lalagpas yun sa kabila. Kailangan yung sukat kabila at kabila parehas talaga yun. Kaya ito yun, nilevel natin, levelado lahat para sa tamang proseso po. Yun yung ano natin dito, yung paggawa natin ng ano ng patungan ng bangka. Kailangan nasa levelado. Gasi lang, Neu. Gasi lang.
So, ayan ang mga kabangka, na-layout natin yung ano, lagayan ng bangka. So, yan yung mga kabangka, oh. Na-layout na kung nakikita nyo, yung mga tamsin na rin dyan. So, magtataka siguro kayo kabangka, bakit libelado talaga lahat yan. Kanina, pinaliwanag ko na sa inyo kabangka kung bakit libelado yung ano natin, lagayan ng kasko natin para ang ano niyang kabangka para maganda din yung gawa natin. So ito yung kabangka, oh. Nakikita nyo. 00 yung kabangka. Tapos gitna. Ang gitna kabangka. 00 din yung kabangka. Yan. Tapos yun dito kabangka. Puro 00 yung kabangka. Yan, nakalibel talaga yung kabangka. So, yan yung kabangka. Sabi ko lang sa inyo kabangka, bago tayo gumawa ng mga bangkang dimotor, maliit o malaki, kailangan may patungan talaga sila ng ganito para ano talaga yung gawa natin, pulido talaga. So yun mga kabangka, na set up natin yung ano, yung laka ng kasko. So may mga nag-comment pala mga kabangka na ang sabi nila madali ang daw gumawa ng bangka ganito ganito, pero siyempre, siguro mga kabangka yung mga nag-comment yan, mga ano yun, mga marunong na rin gumawa ng bangka. Pero yung sa atin naman talaga, tutorial lang talaga to sa atin, step by step, para may mga kababayan tayo na ano, na gusto matuto sa paggawa ng bangka. Siyempre, tinaturoan natin to, kaya yung content natin is ano eh, tutorial about bangka sa mga bangka ni motor, kung paano tayo maturo ng step by step. Siguro yung mga nag-comment na yung mga bangka, mga ano yun, siyempre yung mga marunong na magawa tulad sa amin, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, kahit tabi nyo yung kasko, yung katulad sa amin na ano, na marunong na gumawa, alam namin yung tabingi at hindi. Kaya maayos namin yun. Pero ito yung ginawa ko kabangka. Tutorial to para sa mga bago na gumagawa ng bangka, na para at least alam nila yung pamamaraan kung paano gumawa ng bangka ng maayos. So kaya nilayout ko to kabangka para kung bago pa lang kayo sa mga paggawa ng bangka, alam nyo yung gagawin nyo. So, yan kabangka, oh. Yan, kita nyo yan yung ano, ay naka-layout. Binakita ko na yung sinyo kabangka. Yan. Naka-layout talaga yung kabangka. Hanggang doon. So, pantay talaga yan. So, yun. Mga kabangka, wag na nating pansinin yung mga ano, yung mga nag ano sa atin, mga nag-message sa atin ng ganun. So nagpapasalamat talaga ako sa inyo kabangka, andiyan pa rin kayo na sumusuporta. Maraming salamat yung mga kabangka, kasi nagpahinga na ako, matulog na ako kasi may duty pa ako mamaya. So pagkatapos nito kabangka, na ayos natin to. So, yung next vlog natin, baka yung kasko kong ituro ko sa inyo kung paano natin i-tabasin. Tabasin natin yung kabangka. Pakita ko sa inyo kung paano natin i-layout yung kasko natin. So, at least nakita nyo kung paano ni-layout yung ano, yung patungan niya. So, yung mga kabangka, maraming salamat. Yung kayo lagi na sumusuporta. Thank you and God bless mga kabangka.